Ang mundong ating ginagalawan ay punong-puno ng hiwaga. Kahit saan mang sulok ng mundo ay may mga lugar na talagang mahiwaga kung maituturing dahil sa mga napapansin nating mga kababalaghang nagaganap. Dito sa ating bansa ay nakagisna na natin ang paniniwala sa mga metolohiya dahil ito rin ay pamana ng ating mga ninuno at bahagi na rin ng ating kultura. Maraming lugar dito sa ating bansa ang mahiwaga kagaya na lang sa lungsod ng mga Encanto o Makaban City sa Bohol, Biringan City sa Samar, Bundok Banahaw sa Luzon, Malitangtang sa Surigao del Sur, at marami pang iba. Matatandaan na naibahagi ko na sa inyo ang kwento tungkol sa mahiwagang lungsod ng mga Encanto ang Makaban City sa Bohol. Sa mga hindi pa nakapanood ay hanapin nyo lang ito sa aking YouTube channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa 10 elemento na nagmula sa kalikasan at ito ay makukuha lamang sa isang banal na lugar dito sa ating bansa at ito ang tinatawag na Bundok Banahaw na matatagpuan sa Luzon. Ang Bundok Banahaw ay isang dating bulkan sa Pilipinas na matatagpuan sa hangganan ng mga lalawigan ng Laguna at Quezon, ito rin ay tinatawag na extinct volcano. Kapag dumaan ka sa National Road ay malinaw na makikita mo ang kabuuan ng bundok na ito at dahil ito ay dating bulkan. Maraming hot springs na matatagpuan dito at maraming tao rin ang umaakyat sa tuktok nito dahil sa pinaniniwala ang may milagro raw na nagaganap dito. Isa na dito ang banal na tubig na nakapagpapagaling ng mga taong may sakit o may mga karamdamang hindi normal, tinatawag din itong Holy Mountain dahil sa mga likas na yamang matatagpuan dito na may taglay na pambihirang mga kakayahan na makakatulong sa ating mga tao sa kapahamakan. Sa katunayan, maraming mga antingero o mga albularyo ang pumupunta dito tuwing mahal na araw o Semana Santa. Kahit taga Mindanao na mga antingero, albularyo at yung tinatawag na grupong pulahan ay pumupunta rin sa lugar na ito. Ang layunin nila ay mag-alay ng mga pagkain at panalangin upang makahingi ng likas na yamang may bertod gaya ng mutsa, iba't ibang uri ng mga banal na kahoy, banal na tubig o holy water at marami pang iba. Ang pagkuha o paghingi mula sa mga engkanto sa nasabing mga laman ng kalikasan ay hindi madali at kailangan talaga ng matinding sakripisyo. Kung mamalasin ka naman ay wala ka talagang mabitbit sa pag-uwi. Kabilang sa makukuha dito ay ang 10 elemento na nagmula sa kalikasan. Ito ay tinaguri ang pangkalahatang swerte at proteksyon para sa taong magtataglay nito at ito'y gawa sa pinagsamang 10 uri ng sagradong kahoy na ginawang bracelet. Ito ay ang mga sumusunod: dignom na pula, pandekaking itim, palmer ang gubat, dignom na itim, sinukuang bunga, bowl ang ninyo, gumamela celes, bunga ng pili, sinag araw at olivo. Number 1. Dignom na pula. Ito ay pangontra sa inggit at galit sa iyo ng iyong kapwa. Natatakot din sa iyo ang mga masasamang elemento kapag magtataglay ka nito. Number 2. Pandakaking itim. Ito ay pangontra din sa mga gawang itim na mahika gaya ng kulam o barang, palipad hangin at pang-iwas din ito sa masasamang elemento na pumapasok sa iyong katawan o masapian. Number 3. Palmerang gubat. Ito ay nagtataboy rin ng mga negatibong enerhiya sa paligid at maging maayos palagi ang iyong pakiramdam at kaisipan. Number 4. Dignom na itim. Ito ay pangontra sa usog, bati at masasamang elemento sa paligid. Number 5. Sinukuang kahoy. Ang sinukuang kahoy ay mainam na gamit at proteksyon sa paglalakbay. Number 6. Bola ng Santo Niño. Ito ay pampaamo sa iyong kaaway at pampaswerte rin sa negosyo lalong-lalo na kung samahan ng dasal, sipag at syaga. Number 7. Gumamela Celes. Ito rin ay proteksyon laban sa mga may masasamang tangka sa iyo. Maliligtas ka rin ito sa kapahamakan o malalang aksidente na maaaring humantong sa kamatayan, di ka rin tinatabla ng mga patalim o bala kapag meron ka nito at pampaswerte rin ito sa negosyo o sa trabaho. Number 8. Bunga ng pili. Ito ay panghalina sa mga tao sa iyong paligid o sa mga mamimili o customers kaya mainam ito na gamitin para sa pagtitinda o pagnenegosyo. Number 9. Sinag araw. Ito ay isang klase ng puno na matatagpuan rin sa Bundok Banahaw na may taglay na pamproteksyon at pampaswerte sa kabuhayan. Number 10. Olibo or olive.
Ito rin ay nagbibigay ng proteksyon sa mga naglalakbay at mabisang gamit panghalina kung kaya't mainam ito para sa mga taong may negosyo. Ang nasabing 10 elemento ng kalikasan na ginawang bracelet o amulet ay talagang subok na pampaswerte at nagbibigay proteksyon laban sa masasamang elemento dahil ito ay likha ng ating Panginoong Diyos at ito'y nakasulat mismo sa aklat ng kalikasan o lihim na karunungan ng Diyos. Kung hindi mo pa napanood ang aking video tungkol sa lihim na karunungan ng Diyos ay hanapin lamang ito sa aking channel upang magkaroon ka ng ideya sa mga bagay-bagay na kagaya nito. Kung nais mo namang magkaroon ng bracelet o amulet na ito ay matutulungan kita dahil may kaibigan akong antingero na gumagawa ng ganito at pinapalimusan niya ito sa murang halaga lamang. Mag-message ka lang o di kaya'y mag-comment dyan sa ibaba para naman mapansin ko at matugunan ang iyong nais. Hanggang dito na lang at kung gusto mo ang mga usaping nababalot ng hiwaga na kagaya nito ay mag-subscribe ka lang sa aking channel para ma-notify ka sa mga bago kong videos. Maraming salamat. Can anybody out there hear me?